Siguro naman mga kababayan, narinig na ninyo yung mga sinasabi po ni Pacquiao, hindi daw siya pauli ng buhay. Wala niyang pagkakaiba kaya, no? Kay Maudix, pare-pareho po ng mga sinasabi, pare-pareho ng pag-iisip, pare-pareho ng palusot. Mga kababayan, pabago-bago yung mga statements. Chinalenge niya yung mga authorities kasi ayaw niyang humarap sa Senado. Haharap daw siya sa Husgado. Kailangan na niya i-file ninyo sa Husgado ang kaso para masagot namin sa tamang forum, sa tamang video. Video? Kinol ng DOJ. Yan kasi, hamon kayo ng hamon. Kinol ng DOJ yung hamon ninyo. Reverse. Yung decision ng prosecution, mga kababayan sa Davao, ni-review. Ayun, finalize ngayon ang kaso. Si Pacquiao, mga kababayan, nang may file yung kaso, nilabas yung warrant of arrest, ayaw man pong sumurender para harapin yung kaso. Ito na ngayon yung sinasabi niya, iba na naman. Barili na lang ninyo ako, Kiboloy vows he won't be caught alive. I won't be caught alive, Kiboloy tells Flack. Malamangan niya, Mr. Maravillas, in-advise ni Maudix, kasi yung linya ng kanilang pananalita, pareho po, noong lumabas yung mga balita na yung ICC po, nagpalabas na ng warrant of arrest kay Maudix, ganun din po yung mga linya ng pananalita ni Maudix, hindi daw siya pahuli ng buhay. Parehas po yung script, mga kababayan. Kaya sabi po ni dating spokesman ni former Vice President Lenny Robredo, si Baricos, puro anya palusot. Paganyan anya, sabi nila, mukhang guilty. Tingin ninyo, mga kababayan, mukhang guilty nga, no? Di niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan. Pag-usapan po natin. But before natin ibigay sa inyo, before kong ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect and entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo ang epekto sa kanya. For inquiries, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayroon po siya sa mga pains at paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook
para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balik tayo dito sa ating kwento kay Pacquiao, mga kababayan. Talagang yung mga magkakauri, ang pagkatao, sabi nga po, birds of the same feather flock together. May pagkabiblikal po ang kasabihan yan. Kasi tingnan ninyo, mga kababayan, itong mga taga Penta Kingdom, pare-parehas din po ang mindset nila, pag-ugali, yung mga reasoning nila po, bulok. Di ba? Kaya pati ano, pati mga followers nila po, ganun din ang mga pag-iisip. Pahawa-hawa. Kasi sabi po, mga kababayan ni King Solomon, sa Proverbs 13 verse 20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Kaya tingnan ninyo sila, mga kababayan, lahat nasadlak po sa problema. O na si Maudigs, may kaso sa ICC, hindi pa matuto. At malamang, mga kababayan, pag hindi nagbago ng direksyon ng pag-iisip, ahabulin na ngayon pati si Basti. Yung war on drugs, mga kababayan, ibinalik yung war on drugs ng kanyang tatay doon sa Davao. E dito pa lang po sa isyo ng war on drugs sa ICC case nila, damay si Inday, si Bato, si Bongo. So nasadlak sila sa problema because of their own deeds. Dahil sa sarili nilang mga gawa, sila yung gumawa ng mga problema nila. And this time, yung spiritual advisor nila, si Pacquiao, o ngayon, wanted na po, mga kababayan. Bakit po? Siya din yun may gawa ng kanyang problema na isinisisi ngayon sa gobyerno. Ganon ang script nila, mga kababayan. Yung problemang sila yung may gawa, wala man kinalaman yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pilit nila na kinakaladkad po ang ating Pangulong Bongbong. Ano man kinalaman sa mga kaso ninyo ng ating administrasyong Bongbong? At ngayon, mga kababayan, susuko daw siya sa isang kondisyon. Sino naman po ang kukol sa inyong kondisyon? Kayo po ay pinaghahanap na ngayon ng batas. Pag hindi kayo sumuko, maswerte nga kayo. Mapalad pa kasi kinakausap kayo na sumuko ng mahinahon. Kasi pag hindi, ang gagawin ng mga authorities po, tutugisin kayo. At ngayon, parang kayo na ang nagsiset mismo ng destiny ninyo. Kasi yung pahiwatig ninyo, manlalaban kayo. Di ba pahiwatig ito nang manlalaban siya? I won't be caught alive, Kibuloy tells a flock. Ayan o, malinaw po. Barilin na lang ninyo ako, Kibuloy vows he won't be caught alive. Kasi yung mga authorities po, hindi ka man yan babarilin, isiserve lang naman yung warrant of arrest para kayo po ay aristuhin at tiarap sa ostisya. Kasi kayo naman po yung nagsabi na pag kayo finaila ng kaso sa osgado, haharapin ninyo. Ngayon, nagbago ang lahat. Yung statement ninyo nagbago. Hindi na kayo papahuli ng buhay. So ang ibig sabihin nito, hindi kayo papahuli ng buhay, barili na lang kayo. So madaling sabi, manlalaban po kayo pag kayo po ay punersang aristohin. Kasi sa totoo lang po, hindi man po kayo babarilin kung hindi po kayo manglalaban or mag-resist ng arrest with superior force. Yan ang katotohanan yan. Parang inahalin tulad po ninyo kasi ang administrasyong ito, ang gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa administrasyon po ng best friend ninyo na si Maudigs. Malayo po, walang ganun po sa administrasyon. Ngayon po, may respect po sa human rights and value for life. Kaya nga kayo kinakausap ng mahinahon ng ating mga authorities, nagsabi, supposedly, hindi nga dapat ang trabaho ng ating mga authorities just to enforce, to serve the warrant of arrest. Hindi man kailangang makipag-usap sa inyo.
Ang obligasyon ng ating mga authorities, yung polisya at ng NBI, iharap kayo sa husgado. Kasi yung mga polis, under order from the court to serve the warrant of arrest. O ngayon, kung manglalaban po kayo, hanggat hindi nalalagay sa peligro yung buhay ng mga arresting officers, hindi man po kayo babarilin. Alam na namin, minamindset ninyo yung mga mamamayang Pilipino. Gusto ninyong isipin ng mga mamamayang Pilipino na ang gobyernong ito, biyolente. Malayo po yon sa katotohanan. Malayo po sa administrasyon na lumipas. Walang ganun pong policy. Pero SOP din po yon sa ating mga and it is justified. Kasi siyempre, yung mga kapulisan natin, arresting officer, hindi man yan papauna. Alangan man papauna sa inyo. Tama po? Pero hindi nangangahulugan na kayo pupuruhan. So possibly, yung mga bodyguards ninyo, kung mayroon kayong mga bodyguards, yun ang pwedeng madisgrasya pag lumaban po. And that is legal sa rules of engagement. Huwag kami pakyo, minamindset ninyo po yung mga mamamayang Pilipino. Pabiktim po kayo at gusto ninyong palabasin ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pinipersecute kayo. At gusto ninyong papaniwalain yung mga tao, gusto kayong itumba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga, ano man yung mapapala, bakit naman po gagawin nyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ano man yung motibo niya? At wala sa natura. Wala sa pag-uugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya ang ganong pag-uugali. Yung tatay niya nga po, mga kababayan, di ba? Tayong lahat witness, nilusob na yung Palasyo Malacañang. Pwede ba gang i-order ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na lusobin na yung EDSA na nagpi-people power? Gusto nang lusobin po ni Fabian Ver, General Fabian Ver, kasi abante ng abante. Ano ang ginawa ng ating dating Pangulong Marcos Senior? Nagparaya. Umalis na lang po, bumaba sa Palasyo Malacañang. Ayun, kinidnap. Gusto na lang sana nilang umuwi doon sa Paway, Ilocos Norte. Saan dinala po? Sa Hawaii. Nang kasabwat ni Curicong. You see? So yun, the seat of power na mismo nilusob yung Palasyo Malacañang. Hindi inayaan ng dating Pangulong ng tatay ni President Bongbong Marcos na magdanak ang dugo. Tapos ngayon, gagawin niya sa inyo. Ano man yung motibo? Sasabihin ninyo, barilin na lang kayo. Bakit kayo babarilin? Kung kaya naman na i-arrest kayo at iharap ng mahinahon sa ostisya para po kung hindi po kayo guilty, edi mapawalang sala kayo sa tambak na kaso na rape, sexual abuse, human trafficking, child labor, yung mga asunto na final po sa inyo sa husgado. Wala man kinalaman doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga complainant, dumulog po sa mga authorities. Obligasyon ng mga authorities na umaksyon. Pag hindi, they will be remiss sa kanilang trabaho. They are asking for justice. Tama po? Kung ano-anong drama yung ginagawa po ninyo. Tama si Rizza Ontiveros. Tigilan na ninyo yung drama. Huwag na kayong mag-inarte. Ang daming mga palusot. Sabi naman po ni Attorney Barry Gutierrez, harapin ninyo yung kaso squarely. Yan ang sabi ninyo eh. I-file sa husgado. Tapos ngayon final sa husgado. Iba na naman yung kwento ninyo. Tapos yung mga taga-media na pumupunta doon sa mansion ninyo, gusto pang pagbabatuhin ng mga supporters ninyo,
Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Bumalik po sa mindset ng mga ng panahon ng Stone Age, yung mga supporters ni Pacquiao. Bagitan niya, Mr. Maravillas, Stone Age. Gustong pagbabatuin po. Literal na bato. Gustong pagbabatuhin yung mga taga-media. Yan o. O di ba may hawak na bato po? Stoning photo of Kingdom of Jesus member with a rock in hand while a TV crew were then filming footages outside the Children's Joy Foundation Incorporated in Barangay Indangan, Davao City. Bumalikan niya nasa Stone Age, Mr. Maravillas. Bumalik po. Talagang pagpapakita na yung kanilang iniidolo na leader, false teacher po. Ang turo po ng Bible, pag ikaw ay binato ng bato, batuin mo ng tinapay. O di ba? Tingnan ninyo po, literal na bato. Mayawak na bato. O binabato ng mga akusasyon yung kanilang leader. Dapat ang dala nila tinapay. Pakainin ng tinapay yung mga TV crew na nagpifilm po doon. Kasi siyempre, kukuha sila ng mga footages for their reports. Dapat ang kung tama ang turo, hindi false teacher po si si Pacquiao. Di sana ang reaction nitong mga members nila doon sa compound, bumili po ng tinapay, pandesal. Ah. Tapos 'yun ang dapat na ibinato nila. Dito sa mga TV crew, literal na bato po. Mananakit po oh. By stoning. Yung stoning po nung panahon ni Jesus Christ, yun ang death penalty. Kaya sabi ni Jesus Christ, sinuan niya sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang pumulot ng bato at ipukol. Di ba ganon, mga kababayan? Kaya itong mga taong ito, ba't kasi kayo? Ganito po ang advice ko sa inyo, kasi Sunday naman ngayon, para hindi kayo na nabibiktima ng mga false teachings and false prophets. Pati yung mga senador po, ang daming mga senador na mangmang. Hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible. Mga supporters po niya, mga supporters ni Pacquiao, believe na believe sa katuruan ni Pacquiao. False teacher po si Pacquiao. Imagine mag-claim siya na appointed son of God, ni-replace na sa pinalitan na yung posisyon ng ating Panginoong Hesukristo at siya daw ang may hawak ng ating mga kaluluwa at siya pa ang may-ari ng universe. Inappoint niya yung sarili niya at tinawag niya yung sarili niyang appointed son of God. Wala mang maipakitang appointment parang si isa pang taganga ni Pacquiao, si Attorney Harimau. Inappoint din yung sarili niya para makipag-usap sa China. Wala na sila sa posisyon, mga kababayan. Nakikipag-negotiate pa sa China. Saan galing yung authority ninyo? Sabi nga natin many times sa ating video. Saan galing yung appointment? Mga assuming kayo na nasa gobyerno pa kayo, you're acting like as if you are still in government. Wala na kayo, lumipas na yung inyong panahon. Ganon din ito mag-behave si Pacquiao. Ang akala niya, ang presidente pa ng ating bansa, si Mao Diggs na barkada niya, hindi maaari po ang mga ganong style. At yung mga ginawa ni Mao Diggs noon, never pong kukopyahin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung pinagsasabi po ninyo na barili na lang kayo, alam namin yung intensyon ninyo. Nagpapaawa kayo at gusto ninyong ipinta sa mga mamamayang Pilipino na kayo ay victim. Gusto kayong biktimahin, pinipersecute kayo ng administrasyon ito. Ano man pang motibo? Walang mapapala po sa inyo. Only that yung ating mga authorities, may obligasyon sila because kailangan nila na tuparin ang kanilang trabaho na iharap kayo sa osgado because you have a case in court.
na kayo po ang may hiling. Di ba? So ingat po tayo sa mga ganitong uri ng pastor. Gusto ninyo ng tamang turo po sa Bible, ang pakinggan ninyo, lalo na kayo mga senador, para hindi kayo na liligaw. Tama yung dapat i-support ninyo, yung totoong nagtuturo ng salita ng Diyos. Makinig kayo, paturo kayo kay Pastor Congressman Benny Abante. Si Congressman Benny Abante, nagkita kami nung na-invite ako ng Congress. Isa po siyang pastor. Siya ang totoong pastor na nagtuturo ng tamang katuruan galing sa salita ng Diyos sa Bible. Yung mga nanonood sa atin, gusto ninyo ng tamang turo tungkol sa kaligtasan, makinig kayo sa preaching po ni Pastor Benny Abante, Congressman ng Manila, para hindi po kayo naliligaw at para sa kaligtasan, totoong kaligtasan ng inyong kaluluwa. Yan ang totoo niya. Pero itong si Pacquiao po, imagine, siya na yung may-ari ng Sanlibutan daw at kaya niyang pababain. Kasi siya na yung may-ari ng Sanlibutan, gawin niyang 5 pesos na lang yung kilo ng bigas. Mas malala pa niya, Mr. Maravillas, kay Maudigs na 7 pesos. Pagkatapos, yung mga DDS, tinutuya yung ating Pangulong Bongbong Marcos nang mag-aspire to lower the price ng bigas per kilo sa 20 pesos. E mas malala pa yung amo ninyo. 7 pesos kasama sa suna ni Maudigs 2018. Tapos yung idol ninyong pastor, si Pacquiao, gawin niya daw na 5 pesos. Naniwala kayo? Anong klaseng pag-iisip nitong mga DDS? Pari-parias na kayong may, ano, may tama? Eh sabi ni Barry Gutierrez po, sabi nga nila, pag puro palusotan niya, mukhang guilty. Former OBP spokesperson, Attorney Barry Gutierrez reacts to fugitive Apollo Quiboloy's statement that he would rather be shot dead than caught alive amid an ongoing manhunt in connection with the self-proclaimed appointed son of God's various criminal charges. Dati, haharap lang ako sa korte. Ngayong may kaso na sa korte, may iba ng drama, puro palusot. Sabi nga nila, pag ganyan, mukhang guilty. Gutierrez posted on X, formerly Twitter, on Saturday, April 6. Hindi daw siya papauli ng buhay. Barili na lang daw siya. Kita ninyo? Pareho talaga niya, Mr. Maravillas, ni Maudigs. Pareho po. So sabi niya, I'm not hiding from this case because I am guilty. No, I am avoiding arrest because I am protecting myself. Quiboloy said in Filipino to his followers in Davao-based religious group. Anong klaseng rason niya? Sino naman maniniwala? Mga kababayan, sa ganyang mga sinasabi po ninyo, Pacquiao, alatado pong palusot. Kaya gumawa kayo ng senaryo, nagpalabas kayo ng statement na nung isang buwan na may threat kayo, gusto kayong ipatumba para may rason kayo na magtago. O diba? Bakit naman kayo ipapatumba? Kahit ng Amerika, wala mang ganyang pong pag-uugali yung Amerika unless maging violente ka tulad ni Osama Bin Laden. At talaga pong inoperate ng CIA kasi alam na armado at talagang do or die yun. Pero kayo, kung kayo ay ganun din, gusto ninyong sundan siguro yung ginawa ni Osama Bin Laden, choice ninyo po yan. Pero kung sumuko kayo ng may nahon tulad ni Saddam Hussein, o diba si Saddam Hussein, pinatay ba yun ng Amerika during the operation? Di ba hindi? Si Saddam Hussein, mga kababayan, nahuli na nagtatago sa lungga. As in, lungga talaga po. Sa butas ng kalsada, kanal, gutter, doon hinugot po si Saddam Hussein. Pero iniharap po sa hustisya. Doon siya po nasintinsya ng bitay. Hanging
As in, hindi yung hanging dito. Talagang binitay siya. So, wag masyadong madrama, Pacquiao. The televangelist alleged that the United States authorities intended to kidnap or kill him rather than extradite him for trial in an American court without specifying why the U.S. would want him dead. Akaka man lang niya po na gumawa siya ng sarili niyang script ng drama, mga kababayan. Hindi man siya makapag-gasite kung ano yung motibo. Bakit naman siya ipapapatay? I-assassinate. Tapos, inaakusan niya, nakikipagsabwatan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man siyang sinasite. Bakit makikipagsabwatan? Anong mapapala ng isang President Bongbong Marcos makipagsabwatan para siya ipatumba? Sige nga, wala man siya na maipaliwanag. Basta yun ang script niya. Pati nga po, kulam. Sinong maniwala na nag-argila ng mangkukulam yung ating Pangulo at saka si First Lady Lisa para aswangin daw sila? Talagang malalaan niya Mr. Marabillas ang tama. Malala po. Mas malala pa kay Senior Aguila ito. Namin ko sa inyo, beware of false, ano? False prophets. Yan ang prophecy po sa Word of God. Paturo kayo kay Pastor, ano? Nang tamang turo sa Bible, Pastor Benny Abante, Congressman ng Manila. Yan ang advice natin, pati sa mga supporters po ni Pacquiao. Para ano po, maligtas ng totoo ang inyong kaluluwa. Hindi po si Pacquiao ang tagapagligtas. Ang totoong tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Ginagamit lang niya yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos pinalitan pa niya. Pinalitan niya ang posisyon. Siya yung pumalit sa posisyon ng ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Aniwala naman kayo. Bakit? Hindi kasi kayo nagbabasa ng Bible at maturuan kayo ng tama. Nakinig lang kasi kayo sa sinasabi ni Pacquiao. Ayun, kaya kayo naligaw. Walang iba pong pinadala ang ama natin sa langit na totoo para maging tagapagligtas yung ating Panginoong Hesukristo. No other man, no other mediator between man and God. Only the Lord Jesus Christ. Malinaw po yan sa Bible. First Timothy verse 2 to 5. Chapter 2 verse 5 pala. Sabi diyan, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Jesus Christ. May Pastor Apollo Kiboloy po na nabasa kayo doon. Napakalinaw, yung ating Panginoong Hesukristo, siya lang ang mediator between mankind at ang Ama sa langit. Wala doon na nakapangalan na Pastor Apollo Kiboloy. Huwag kasi kayo basta naniniwala sa sabi-sabi niya. Siya sa atin ninyo ang Bible. Ang warning ng ating Panginoong Hesukristo noon pa, mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta, false teachers. Yan po, Matthew 7:15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Napakalinaw po. Paturo kayo kay Congressman Benny Abante. Yan ang totoong pastor na nagtuturo ng tama ng salita ng Diyos. At tumiwas kayo sa ganitong mga uri ng tao. Tingnan ninyo sila magkakasama. Kasi pari-parihas yung kanilang pag-iisip. Kaya dahil sa kanilang pari-parihas na violenting pag-iisip, kapahamakan po ang kanilang kinakaharap ngayon. At tingnan ninyo, si Mao Diggs, problema yung kanyang pinasok. Si Kiboloy, problema yung kanyang pinasok. Yung mga tauan niya, lahat problema, si Badoy, si Ka Eric. Tingnan ninyo kung magsasalita sila. Pari-parihas po. Masasama yung lumalabas sa kanilang mga bibig. Kasi sabi po sa Proverbs, sabi ni King Solomon, Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm.
ang mga sumasama daw sa mga fools, mga mangmang. Mangmang, kung hindi ka ba naman mangmang, papasok ka sa ganyang problema. Pagkatapos nang mapasok ka, masadlak ka sa problema, hinahabol ka ng mga authorities, ituturo mo yung kung sino-sinong tao. Pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kinaladkad ninyo. Kamangmangan po. Pastor ka, pumasok ka sa ganyang kalukuhan. The works of the flesh. Kaya umiwas po kayo, yung mga nanonood sa atin. Iwasan ninyo ang ganitong uri ng mga tao. Kasi napakalinaw ang sinasabi sa Word of God. Sinabi ng pinakang matalino, King Solomon, the companion daw of fools will suffer harm. E tingnan ninyo, sama-sama sila sa problema. Tama? Damay-damay sila mga kababayan at malamang yung mga defenders nila, mga kababayan na mga pro-China, ganun din ang kanilang kasadlakan. So sabi dito ni Pacquiao, ako, kapag nahuli ninyo, hindi ako magpapauli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. The spiritual advisor of former President Rodrigo Duterte said, dying at the hands of Filipinos in his own country is preferable than losing his life overseas. Should he be extradited by the U.S. to face charges of sex trafficking and fraud, among others. Tibuloy is on the wanted list of the Federal Bureau of Investigation. Pagka ako ay binaril, pinatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Filipino. Dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi ako papayag sa ganon. Adding that he would rather die a martyr like Jose Rizal and Andres Bonifacio. Wala man pong kasong ganon si Dr. Jose Rizal na kasong rape, sexual abuse. Pati si Bonifacio, wala man ganong gawain po. Di ba? Gusto mong magpakamartir, maging national hero. Malayo man po, sinong maniniwala sa inyo? Yung mga kwan siguro ninyo, mga followers ninyo, pati yung mga politiko na nautopo ninyo, malamang ganun ang isipin. Pero yung mga mamamayang Pilipino po, maniwala sa sinasabi ninyo. Malayo po, talo pa po kayo ng inyong mga kasamang akyos, yung iba nagsipag-surrender na. At walang rason di kayo sumurrender. Bailable naman pala yung kaso ninyo. Kayang-kaya ninyong mag-bail. O di ba? Naging complicated lang po ito sapagkat, dito muna, Kibuloy, however, denied he was hiding from justice, saying he simply wants to protect himself from the trap laid out by the Philippine and American governments. Naging complicated lang po ito sapagkat lahat ng ginagawa nila, pati Bongpo, bakit nila ginagawang bailable itong dito sa Davao? Para ako ay lumitaw at pumunta roon. Tapos, naghihintay yung sergeant at arms na may warrant of arrest. Dadalhin nila ako sa Maynila. Yun po ang in-game. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko man o hindi. Siyempre po, kasi nauna nga yung kaso ninyo po doon. Harapin kasi ninyo yung kaso doon at dito para pabalik-balik kayo. Parehas man bailable. So ano ang gusto ninyo? Ay, hindi ko alam kung bailable yung nandun sa Amerika. Yung dito bailable. Anong gusto ninyo? Walang bail. Ano ba? Pasalamat kayo, bailable yung kaso pa ninyo rito. So, pwede kayo mag-post ng bail at hindi makulong habang nasa trial yung inyong kaso. Pero kung halimbawa napatunayan kayo, di kulong. Diretso ng kulong. Kaya tama yung sabi ni Barry Gutierrez. Lahat palusot lang yung ginagawa ninyo. Sabi pa niya dito sa kanyang istasyon na Sunburn in Hell Network Sunshine pala. Sorry, Sunshine Media pala. Ikaw niya, Mr. Maravillas, ginawa mong Sunburn in Hell.
Yung pumasok sa isip ko eh. Mas bagay kasi yung Isseminay. Sunburn in Hell. Network Incorporated. Ano ba? Sunshine po pala. Sunshine. Ito yung pinablish mo. Trial by publicity daw, yung mga akusasyon. Sabi niya dito, kung ako ay imamanhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako ay talagang kriminal, hindi naman ako drug lord. Hindi ako sumisinghot ng drugs. Sino ba naman yung accuse sa inyo na kayo ay drug lord at sumisinghot ng drugs? Wala man pong ganon. Ba't ninyo sinasabi? Pero baka may iba kang sinisinghot. Yung mga mababangong batang batang-batang na biniktima po ninyo. Malamang may sininghot kayo doon. O di ba? Pero dito sa sinasabi ninyo, wala mang ganun po. Pero just the same, you have to face the music, ika nga. Kasi yung pagiging drug lord, pagiging addict, kung sa mga krimen po, ay kasing bigat. Heinous crime yan eh, nung panahon na may death penalty. Death penalty pare-parehas po yung mga ganong kaso. Rape, human trafficking, mabigat na kaso ang mga ganyan. Kung sa weight po, seriousness, mga heinous ang tawag yan, heinous crimes. Itong kaso na sinasabi sa akin na puro akusasyon, akusasyon po lahat yan, gawa-gawa lahat yan, tapos ginawa ninyong totoo. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong laban sa korte eh. Hindi kayo patas makilaban. Walang laban sa korte. Dinala nga po sa korte at sinisimulan. Paano sinasabi ninyong walang laban na hindi pa po nagsisimula yung laban? Magsisimula yung laban pag kayo po ay nagsubmit sa trial by surrendering to authorities. Kontra-kontra po yung mga pinagsasabi ninyo. At sinong sinabi ninyong trial by publicity? Sino ba yung nag-publish nito kung hindi kayo? Gamit nga ninyo yung istasyon ninyo na Sunburn in Hell, Sunshine. Kayo yung nangilig sa daldal. Buti nga pinasara na yung daldal dito, daldal doon. Di ba yun ang hilig ninyo? Pagkatapos sasabihin ninyo, trial by publicity. Patunayan ninyo sa Osgado na ang sabi ninyo, gawa-gawa lang ito. O di, sagutin ninyo. Pag halimbawa, mahina yung kaso, o di, you walk free. Balik kayo sa pagpastor-pastor ninyo. Dito sa mga members ninyo na unsuspecting. pero darating ang oras, mga kababayan, na ang liwanag ng salita ng ating Panginoon will shine upon them, including dito sa mga members ng grupo, mga kababayan ni Pacquiao, para makawala sila sa bandage ng pagkalagalag, pagkaligaw. Niligaw po ni Pacquiao, iniligaw po, inilayo sa ating Panginoong Hesukristo. Pinalitan yung ating Panginoong Hesukristo, siya na yung pumalit mismo. Siya na yung naging tagapagligtas ng ating kaluluwa, pati may-ari ng universe. E pag ganyan ka, bakabulin ka ng buong mundo. Ay, Xi Jinping, baka maniwala ka dito sa kaibigan mo. Pag maniwala ka rito, pati ang China, pag-ari niya. Pag-ari niya sa libutan eh. Hindi na yan inyo. Kay Pacquiao na. So wala talaga kayong wala kayong karapatan dito sa West Philippine Sea. Kasi si Pacquiao, Filipino, mayali ng universe, mayali ng salibutan. So, imbalido yung claim ninyo, si Jinping. Kaya, baka tumakbo dyan sa inyo po si tumakbo dyan para magtago si Pacquiao. Maditron ka niyan. Mawala ka dyan sa pagiging presidente ng China. Mayari siya ng sanlibutan eh. Tapos sabi pa ni Pacquiao rito, aarapin daw niya yung kanyang kaso only if FBI US Embassy won't interfere. Gusto ko niya
Gusto niyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Ba't hindi mangingialam dito yung ano, yung Amerika? Nauna pa yung kaso mo doon sa Amerika? Sigurado mangingialam? May separate kang kaso doon? Pwede ba ang ano? At may extradition treaty. So, kailangan mong harapin sa Amerika, harapin yung kaso din dito sa atin. Tama po? May mga condition po ninyo, mga imposible. Abuti pa niya, Mr. Maravillas, asulsulan mo na lang si Kibbs na manlaban. Hindi pa, hindi. Sasabihin natin sa kay Kibbs, tapos yung mga protectors niya, huwag ninyong gagawin na manlaban kayo kasi nagaanap kayo niya ng sakit ng ulo. Hindi kayo niyan, ano? Hindi kayo niyan sasantuhin ng ating mga authorities. Kasi siyempre, importante, kung importante sa inyo ang buhay, importante din ang buhay sa ating mga authorities. Alangan, pauun naman yung ating mga kapulisan, yung NBI. Di ba? Huwag manlaban. Sumurender. Ang sabi sa Word of God, pasakop tayo sa mga governing authorities. Yan ang tinuturo po yung ating Panginoong Hesukristo po nung i-aresto po. Na inaresto po, hindi nag-resist po yung ating Panginoong Hesukristo nang ipako sa krus. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Thy will be done," anya. At sabi niya, "Natapos na, it is finished." O yun po. Kasi po, consistent yung ating Panginoong Hesukristo sa kanyang tinuturo. Yan po ang sabi sa, ano, sa Romans 13. Basahin ko sa inyo. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God. And those who exist are established by God. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same, for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Therefore, it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience' sake. Naintindihan mo, Pacquiao? So, including ano, including American authorities, dapat magpasakop ka. Because ang mga authorities natin are ministers of God for good. Kung wala ka niyang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Huwag ka niyang gumawa ng masama. Para wala kang katakutan. Napakalinaw yung turo, mga kababayan dito. Ni San Pablo, hindi mo ba ito na, no? Hindi mo ba ito, are you not aware of this? Pag gumawa ka niya ng mabuti, you have praise from the same. You know, you will have praise from the same, for it is a minister of God to you for good. Pero anya, pag gumawa ka ng evil tulad ng kinasadlakan po ninyo, matakot ka niya, for it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath for the one who practices evil. So yung mga authorities natin, they are authorized to use sword. Kung sa modern time, mga kababayan, sa ating panahon ngayon, baril. Pwede silang gumamit ng baril sa pag-implement ng batas noong panahon, sword. Naintindihan mo na, Pacquiao. Kaya pag nanlabal po kayo, wala. It is, you know, it is your choice. Huwag kayong manlaban. Surrender peacefully. Kasi po,
ang mga authorities, they have sword at they bear a sword for nothing. They have the sword para i-implement yung batas sa mga gumagawa ng masama. Naintindihan mo na, yan ang turo ng Bible, magpasakop tayo sa governing authorities. Kung wala kayong ginawang masama, then i-defend ninyo yung inyong ano, yung inyong sarili in court. Pag napatunayan kayo na hindi nagkasala nang walang kaduda-duda, then you will walk free. Balik ka sa normal na pagkabuhay mo, then you will emerge a hero. Yung pangarap mo na maging ano, na maging bayani, hindi natupad. Ah, di ba? Hindi na kami magsasalita. Hindi kami ano, wala na kaming sasabihin kasi inarap mo tulad ni Dilima. Oh. Tingnan ninyo si Dilima. Hinarap niya. O ngayon, nakalabas siya. O di wow. O di ba? Noon lagi kong ano, topic si Dilima. Ayaw ko man kay Dilima. O pero ngayon, lumaban siya ng patas. Nag-submit siya sa Husgado. Nagpakulong siya. Ngayon, nagdesisyon yung Husgado, may na yung kaso ni Maudigs. O di wow. Ayos baga, si GMA ganun din. Si Erap Estrada, si nagpakulong sila. Si Jinggoy, sino pa? Si ano? Bongrevilla. Buti pa yung mga taong ito. Pero yung mga tulad ni Bantag, nagtatago, si Tebes, si Pinglakson tumakas. O di ba? Kaya sabi ko, buti pa itong mga babae tulad ni Dilima, totoong matatapang, hinarap na squarely yung kanilang kaso. Nagpakulong 6 years. At yung political ano, career niya, nasayang, natalo sa eleksyon. Iwan ko, kung babalik si Dilima sa 2025 senatorial election, midterm election, malamang pag bumalik si Dilima, manalo. Kasi lumalabas na yung mga kaso niya, gawa-gawa man lang talaga ni Maudigs, political vengeance. Kaya kayo po, Pacquiao, submit to governing authorities. Naturingan kayong pastor, mismong salita ng Diyos, kinukontra ninyo. Hindi kayo sumusunod, pati yung tawag ng laman. Ayan tuloy, yung inyong sinapit. But sabi nga natin, accused pa man lang po si Pacquiao. Under the law, ang akusado po, hindi pa siya. It is, you know, presumed, ano, innocent. Unless, until proven guilty beyond reasonable doubt. Alam naman namin yon. Akusado pa lang po si Pacquiao. Tingnan natin, after trial, kung umarap siya, kung siya talaga guilty, panagutan niya. Kung hindi guilty, di okay. Walk free. At magsilbing aral, bawasan kasi ang yabang. Nasubrahan kayo sa yabang kasi. Pari-parehas kayo, mayayabang. E sabi sa Word of God, he who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Eh, tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Humble lang siya, kahit siya isang Marcos. Mayaman, powerful, pero hindi mo makitaan ang yabang. Pati sa pananalita, malumanay. Inakusanan kung ano-ano, mga kababayan, until today, kung ano-anong inaakusa sa kanya. Inakusang adik, inakusang bangag, kung ano-ano na masasamang salita. You see, hindi lang niya yan pinapansin. Tuloy lang siya sa kanyang trabaho. Tingnan mo siya, pinagpapala ng ating Panginoon. Nakabalik siya sa kanyang, ano, sa kanyang pinakang mamahal na trabaho, ang maglingkod sa mga mamamayang Pilipino. O, di ba? Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.